sa alas 6 kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksklusibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IZ sa alas 6 dahil dito ikaw ay tiyak na magiging updated. IZ sa alas 6. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. O, inaantay ko lang mag-ano, ha? Dahil hindi ko tayo nakapag-live pa sa ating sarili pong Facebook page. Sandali lang naman po. Eto, ayan, nagsisimula na po. Magandang umaga, bayan. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. December 16 na po, 2021. We have 9 days to go bago humagpasko. Ito po yung 9-day novena. Ah, tama mo, no? Dahil nga nagsimula na po kanina pong madaling araw. Ano oras ba usually nagsisimula ho ang simbang gabi? Meron pong alas 4:30. Meron po ngayon, no? Ongoing po ang misa ngayon sa mga simbahan, sa mga Romano-Katoliko, mga sagrado ho mga Katoliko. Sila po ay nasa loob na ngayon po ng mga simbahan. Oy! Maintain ho ninyo ang seating capacity naman po sa mga simbahan kapag nasa alert level 2. Tayo po ay nasa alert level 2 pa rin. Ha? Effective today po, December 16 hanggang December 31. Tama ko, no? Ha? Yan po ay mananatili po hanggang ito, alert level 2. Breaking news po yan, ha? Mula po kahapon, NCR and the rest of the country, nasa alert level 2 po tayo. Kaya kapag ibig sabihin, kapag alert level 2, meron po tayong sinusunod pa rin pong mga panuntunan pag pinag-uusapan po ang number of individuals na pumapasok po sa isa pong close area and crowded area tulad po ng mga simbahan. So siguro kung level 3, dati ho, mga nasa 60%. So ngayon po, sa level 2, dati pinagbigyan ho tayo ng 70%, pero dinagdagan po yan ng 10%. So 80% na po ang nasa loob po ng mga simbahan. So halos 100% na po yan. So medyo marami-rami. Pero siguraduhin lamang ho tayo na tayo po ay may mga distansya, amigo. Tapos tayo po ay nakapagsuot po ng ating pong face mask. Proper wearing of face mask. Yun po ang dapat po natin gawin. So, patuloy po natin. Meron ilan po sa ating pong mga kababayan na talaga namang tinatapos po nila ang siyam na araw hong novena mass. O yun pong simbang gabi o misa de gallo. Para sabi nga nila kapag yan po ay natapos po ninyo ng siyam na araw, kayo po daw po ay mabibiyayaan po na ating pong Panginoon Diyos. Dahil nga ho, ang diwa ng Pasko ay ang kanya pong kapanganakan. Ha? Yung kanya pong pagdating dito po sa mundong ibabaw. Ha? Dito po sa ating pong kasalukuyang pong sitwasyon. So, yun po. Wini-welcome mo natin ang bagong silang pong si Jesucristo. So, yan po ang diwa ng Pasko. So, sa mga tumutungo ngayon, na nandyan na ngayon sa simbahan, abay, mag-ingat po tayo. Ha? Mag-ingat. Pero doon kaya sa mga probinsya na ngayon po ay nangangamba sa bagyong parating po na si Odette. Eto, hingi mo tayo ng update muna ho sa ating pong weather forecaster ng Pag-asa. Nandiyan na ba, Hiyas? Meron na ba tayo? Busy daw lahat ng ano, ng linya ng Pag-asa. Bakit kaya? Dahil ba sa matindi ang ano ngayon, no? Ang kanila pong monitoring at marami siguro po ang mga himpilan ng radyo, telebisyon, ang hinihingi po ang kanila pong serbisyo. Eh, ganun talaga ho. Ha? Kaya tayo po ay nagpapasalamat po sa kanila pong serbisyo. Kapag meron po sila talagang binabantayan, minamatsyagan pong bagyong parating. Ito pong si Bagyong Odette na isa na pong malakas na bagyo. Typhoon na po. Ha? From LPA, naging tropical depression, naging severe tropical storm, at ngayon po ay nasa pangalawang pinakamataas pong uri ho ng bagyo, typhoon. At ang next ho niyan, super typhoon. Huwag naman ho sana. Ha?
Yung super typhoon, ito na yung pinakamataas tulad ho ng Yolanda. Kaya tayo po ay nagdarasal po sa ating po mga kababayan na matatamaan po nitong bagyong si Odette. Si Odette po, kung maalala ho ninyo, kahapon po ng alas 11 yata o alas 7 ng umaga ito po ay pumasok na ho sa ating pong area of responsibility. Pero dahil po sa kanya pong tulin, sa bilis na kanya pong pagtahak, ayaw niyang bumagal eh. Talagang mabilis po siya. Gusto niyang rumagasa na ho sa ating pong kalupaan dito sa may Central Visayas, Eastern Visayas at maging sa Caraga, Caraga Region. Ay expected daw po yan mamayang hapon. Hindi po natin batid kung anong oras ba sa hapon. Baka siguro by early siguro lunchtime o di kaya alauna ng hapon. Mamaya tanungin nga natin ang ating pong weather forecaster kung ano oras ba talaga papasok po itong si Bagyong Odette at yung tatama ho mismo sa kalupaan. Ha? Ang possible pong tutumbukin pong landfall ay ang area po ng, kung hindi ako nagkakamali, sa Caraga Region. Diyan po sa may Siargao Island at the same time diyan po sa Dinagat Island. So mamaya po i-confirm po natin yan. Kaya sa mga kababayan natin diyan sa Dinagat Island, sa Siargao, nako, sa Siargao pa naman, mga turista, local or yung mga banyaga na naninirahan na dito sa Pilipinas, nako, yan po tinatawag ho nilang surfing haven. Kapag may mga ganito pong sama ng panahon, masungit na nga ho yung ano nila dyan eh. Masungit na nga ho kung normal days, masungit na ho yung kanila pong karagatan dahil nga po sa ito po ay surfing area. Ano ibig sabihin pag nagsusurf? Matataas pong alon ho dyan. Yan po ay gusto nila. Ngayon siguro habang papalapit pong bagyo, mukhang tinitake advantage po nila yung mataas pong alon po dyan. Nako, mag-ingat na po tayo. Baka lamunin po kayo ng alon. Ha? Matawagan mo nga Hias, yung pong mayor dyan sa Siargao City. Tanungin natin kung kumusta ho ang turismo nila dyan. Tinatigil ba lahat? Ha? Ano ba mga panuntunan o guidelines o di kaya mga aviso ho ng LGU ng Siargao patungkol po sa turismo ho dyan? Ha? No surfing muna. Definitely. Biruin mo, sasabayan mo ba naman yung mataas na ngang alon nung normal day, tapos darating pa yung bagyo, baka pinsala pong dulot ho niyan sa ating po mga kababayan. Kaya sa puntong ito, ikausapin po na natin ang National Disaster Risk Reduction Management Office spokesperson. Walang iba kundi si Ginoong Mark Timbal na ngayon po'y gising na gising na. Sir Mark, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Alex Santos po. Sir Alex, good morning po at sa mga kaibigan natin dyan sa ating station at mga kababayan nating abot na ating broadcast. Okay. Good morning po sa lahat. So, as we speak po, Sir Mark, ano na po mga nakala po ninyo mga impormasyon mula po sa mga lalawigan or mga areas na tatamaan po ng bagyo? Yes, sir. Habang lumalapit po ang mataas ng bagyong si Odette dito po sa ating kalupaan sa Pilipinas, tinutumbok ang vicinity ng Eastern Visayas and Caraga for a possible landfall later today. Ang ating pong NDRMC ay handang-handa na para po harapin itong mga bit-bit na pagsubok nitong si Odette. As early as Sunday nga po, nagbaba na tayo ng lahat ng mga karampatang instructions para sa paghahanda po ng mga local government units natin. Ngayon nga po, umiiral na po ang travel suspensions na nagsimula as early as Tuesday sa iba't ibang mga lugar including Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, kasama po ang areas in northeastern Mindanao and the northern portions of Mindanao. Mayroon na po tayong nababalitaan ng mga kababayan natin na sumali sa mga evacuation activities in various provinces. Diyan po sa Roja City in Capiz, 10 barangay po ang nasa coastal area ang nag-preemptive evacuation para maiwas po yung mga makaiwas po sa possible na disgrasya pagdating po ng bagyo. Nagkaroon din po ng evacuation
activities dyan sa Caraga region kung saan yung mga local government units natin ay inalist po sa mga landslide prone and flood prone area itong ating mga kababayan. Dyan sa Leyte po, nagkaroon din ng preemptive evacuation amounting to 233 individuals. At nagkaroon na rin po ng mga pagsuspindi ng klase dyan sa region. Nakarating po sa atin na may mga na-stranded na tayo mga pasahero dyan sa mga puertos. 781 po katao ang na-stranded sa mga ports sa Region 7. May mga kababayan din po tayong na-stranded sa mga puerto dito sa Dalahican Port in Lucena in Calabarzon dahil nagsuspindi na rin nga po ng travel activities, maritime activities for that. 65 ang na-stranded po ng mga kababayan po natin in those areas. Tuloy-tuloy po ang pag-monitor ng ating NDRRMC. At the national level, Sir Alex, we have more than 2,000 search and rescue teams that have been put on high alert to support yung ating magiging local response efforts na pangungunahan ng mga local government units natin. Marami yung ating po mga logistical support, mga air assets, land assets, and sea assets po natin ay ready na din po to provide logistical support as well as search and rescue support doon sa mga areas na mga kailangan po ng tulong. We have more than enough relief items and funding for this operation. So Alex, more than 900 million pesos pa rin po yan at the national level. Ready for deployment po yan kung kailanganin. Yes, Sir Alex. Opo. Sir Mark, yung pong mga nagsilikas dahil nga before papapasok itong si Typhoon Odette, meron na hong mga meron na hong mga pagbaha, may mga landslides na po mga nangyari po sa ilang po mga lugar po sa Eastern Visayas at maging sa Mindanao. Mga ilan na ho ba mga nagsilikas po, sir, nasa mga evacuation centers po? Ano na mga datos na meron sa inyo, sir? So far, sir, kinoconsolidate pa natin yung separate na mga data na pinrovide nitong ating mga regional counterparts. But more or less po, the preemptive preemptive evacuation count as of this morning is nearing 1,000 individuals na, sir. So we're expecting tataas pa yan within as the day continues habang nananalasa itong si Bagyong Odette. At continuing din po kasi yung evacuation activities na ginagawa. Kasi in Eastern Visayas, for example po, ang nakapag-report po pa lang sa ating mga kasamahan ay yung in Leyte province. But we're seeing the adjustments pa na ginagawa dahil dadadagdagan pa yung mga counts ng mga evacuees natin, sir. Opo. Okay, dahil nga ho sa tindi nitong bagyong si Odette, expected, sir, no, yung destruction na ibibigay nito. Ano po mga paghahanda ho ninyo? Yung bubang coordination ninyo with the DPWH and other agencies concerned, ano na ho ba mga preparations pong kanila pong inihanda, sir? Yes, sir. Yung road clearing operations teams po natin across the different municipalities, yung mga sectors po under DPWH, yan po ay ready na po sila as early as Monday in view of the arrival of Typhoon Odette. Yung atin naman pong mga kasamahan sa mga local power cooperatives ay handa na din po at yung iba ay nagpa-abiso na sa mga kababayan po natin na nasasakupan ng kanilang mga serbisyo. Na meron na po sila mga karampatang deployment ng mga taga-ayos ng kable ng kuryente, taga-monitor ng distribution ng power para kapag dumating at lumipas ang bagyo, agad na maibalik ang serbisyo ng kuryente kung ito man ay ma-interrupt dahil kay Odette. Yung atin naman pong mga kasamahan sa sektor po ng komunikasyon, yung ating mga telco partners ay handa na din po. Meron pong nakaantabay ng mga mobile cell sites in case po na magkaroon ng pagkasira ng mga cell tower sa locality. At meron din pong mga rapid response teams, itong mga communications teams nila for ready deployment para makayos yung mga tore na posibleng mapinsala nitong bagyo. Oho. Doon po sa mga transmission lines po ba natin, sir, ano ho bang coordination ninyo with NGCP? Meron ho bang mga linya ho bang talagang dapat tong to check para at least,
shut off baka agad ng mga kuryente dyan sa area, so natatamaan po ng bagyo, sir? Apo, ito pong mga, yung pagmamando po ng transmission lines po natin na ginagawa ng NGCP, buo po ang tiwala ng NDRRMC na kapag alam po nila sa kanilang mga proseso kung kailangan magpatay po ng kuryente bilang pag-iingat sa pagdating po ng bagyo. Usually ginagawa naman po ito lalo na doon sa areas talaga na mananalasa yung bagyo upang masigurado na kung magkaroon man ng pagkapatid o pagkapinsala nitong mga daanan na ito ng kuryente ay walang kababayan tayo na matutusta, madidisgrasya sa kaganapan yan. Ang ginagawa po ng ating mga kasamahan sa power utilities, sa NGCP at yung mga local power cooperatives ay habang wala pa pong bagyo ay sinisiguradong matatag yung ating mga poste, mga daanan ng kuryente, mga major power lines po natin. Natutuwa nga po tayo dahil yung mga damage po na yan, hindi nakagaya dati na parang biglang nawawasak na lang yung isang kalakihang tore. We're using resilient structures now. Kaya pansin niyo po, although this is a different incident, yung binubomba na lang yung pinapasabog yung isang tore ng NGCP para magkapatid ng kuryente, hindi na kailangan itumba ng, hindi kayang itumba ng bagyo. So we're very confident po na kung magkaroon man ng pagkapinsala ito, agad po na maayos ito ng ating mga kasamahan dyan sa power sector. Opo. With regards sa AFP and PNP, meron ho ba silang sinabi ho na they will assist in terms of rescue operations po ba, Sir Mark? Opo. Given na po talaga yan, part of our system natin, Sir Alex, na ang ating mga kasamahan, mga kasangga sa Tandatahang Lakas ng Pilipinas, sa ating pambansang pulisya at yung ating Bureau of Fire Protection at ang ating tanod baybayin ng Philippine Coast Guard ay katuwang natin sa lahat ng ating mga disaster operations. Nagpo-provide po sila ng search and rescue support, pati na rin yung logistical support sa ating mga relief operations. Kasama po natin sila. At kasama po yung kanilang mga search and rescue teams doon sa ating national deployment of more than 2,000 search and rescue teams na naka-alert ngayon for audit. Opo. By the way, Sir Mark, no, kayo rin po ay tumitingin, hindi lamang po sa bagyo, no? May lindol rin pala nangyari sa Surigao, no? Anong monitoring ko ninyo, sir? So far, sir, wala naman tayo na-receive the major untoward incident or disgrasya. Balita patungkol sa disgrasya or untoward incident yan sa nangyaring lindol na magnitude 5.5 na earthquake ata po yan dyan sa Surigao province. At so far po, may warning po na may aftershock. But ang kahandaan naman po na ating mga local government units at mga kababayan natin ay kasado na. Naghanda po tayo sa bagyo. Usually, pag nag-evacuate na po yan, nasa safer areas na po yung mga kababayan natin. So, kahit pa paano po, itiwala tayo na napapangalagaan sila ng ating mga local government units. Opo. Siguro pang huli po, Sir Mark. Expected ba mamaya pong hapon habang tinutumbok po ang area ho ng Caraga at maging ang Eastern Visayas, meron ho bang pagpupulong ho ba dyan? Meron ho bang abiso na ang Pangulong Duterte ba ipupunta ho dyan sa NDRRMC? So far po, wala pa po tayong impormasyon patungkol diyan, Sir Alex. Pero ang ating po mga kasamahan diyan sa Palacio ay nakamonitor po sa ating pagmamando ng disaster operations natin as early. Kahit ipag-ugnayan po palagi ang tanggapan ng Pangulo sa NDRRMC upang masigurado po na yung ating paghahanda ay sapat at angkop para po dito. Kung matatandaan nyo nga po, inutos ng Pangulo kahapon ang on the 14th ang pagsuspindi ng national vaccination activities doon sa mga area na dadaanan po ng bagyo. Ang utos po ng Pangulo ay malinaw na tutukan po ng lahat ng ahensya ng pamahalaan yung paghahanda at pagtulong sa mga kababayan po natin na maapektuhan po ng bagyo. Oh, kaya ko po nabanggit po yan, Sir Mark, dahil nga malay mo, yung mga kontra ho sa Pangulong Duterte, maglalagay na naman sila ng hashtag, nasaan ang Pangulo, di ba? Yan nga po, sir, pero well, accepted possibility na po natin yan. Ang sa amin lang po kasi dito sa NDRRMC at saka sa Office of Civil Defense, hindi natutuwa po kami sa tiwala ng Pangulo sa amin na hindi kami mga papo na kailangan pukpukin pa niya
Every now and then, bagkus alam po namin na aming mga trabaho at ito po ay aming sinusunod at ginagampanan para po sa paglilingkod sa taong bayan. Hindi po kami kailangan utusan pa ng kung ano-ano dahil nakalatag po ang ating sistema sa disaster management at dapat ito pong ipatupad ng maayos. Yun po ang aming ginagawa. Ayun, yun ang kagustuhan ko po dyan, Sir Mark, no, sa NDRMC at sa lahat pa ng mga ahensya ng pamahalaan na meron pong responsibilidad po sa pagtugon sa pangangailangan po nating taong bayan, ay ready ho kayo, laging handa ho kayo dahil nga ho, you are being delegated by the President na gawin ninyo ang inyong pong tungkulin po. Kaya hindi naman kayo nagre-remiss po sa inyong pong trabaho po dyan, Sir Mark. Kaya we are salamat very thankful po sa inyong ginagawa po, Sir. At makakaasa po kayo na hanggang sa dulo ng walang hanggang. Gagawin po namin ito yung aming trabaho dito dahil alam niyo naman po, we are accountable to our people. Ang sakit po sa amin pag meron pong kababayan tayo na nadidisgrasya kasi ibig sabihin kahit papaano hindi namin sila napangalagaan ng maayos kung gano'n. Kahit po yung pagkadisgrasya nila ay sarili nilang pagdidesisyon kung tutuusin. Makakit pa rin po sa amin yan. Kaya abot-abot po ang aming pagpuprosigi para masigurado po na ligtas yung mga kababayan natin, Sir Alex. Okay. Yung zero casualty, yan po ang ating pong, ano, no, primordial minimiti. Sana yan naman na mangyari natin, po yan, Sir Mark. Opo, yan pa rin po ang target natin. Hindi nawawala po sa ating target list yan, sir. At ang ating panawagan po sana lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa ay makipagtulungan para masigurado po natin yung zero casualty target natin. Okay, Sir Mark, kami po ay makipag-coordinate po sa inyong pong tanggapan time to time dahil nga expected ang landfall by afternoon, no? Ano ba yung lunchtime ba yan, Sir Mark? Ano ba nga nang sabi ba sa inyo? Baka po, kasi po baka late afternoon to or early evening sa gabi po ng Huwebes ito maganap, sir. Pero posible magbago pa rin po kasi maaaring bumilis o bumagal ang bagyo. Depende sa kanyang sariling pagdidesisyon. Kaya po, naka-monitor pa rin po tayo basta ang ating paalala po sa mga area na tinutumbok nitong mata ng bagyo, iba yung pag-iingat po dahil dyan ang pinakamalalakas na hangin at pinakamalalakas na pag-uulan. Okay, well said po. Sir Mark, thank you so much po for your service. Ingat po kayo, sir. Salamat po. Thank you, Sir Alex. Good morning po. Ingat po lagi. Morning po. Si Sir Mark Timbal ang tagapagsalita po ng NDRMC na nakatutok na ngayon po 24 oras ha, sa mga kaganapan po dyan sa ating po mga kababayan sa Eastern Visayas, sa Mindanao area, sa Caraga, na siya pong tutumbukin po ng bagyong si Odette na ngayon po ay malapit-lapit na. Ha, kahapon, 400 kilometers na lamang po layo ho niyan. Dahil po sa kanya pong bilis, no, ang tinatahak ho niya, sigurado ho, imbis na, di ba, ang una ho nilang forecast, gabi, ang landfall, baka ito po ay, sabi ko nga, baka mas maaga pa, ha? Baka matatimingan po ito mamaya pong tanghali or alauna ng hapon. Dahil po sa bilis po, ang tulin po na kanya pong pagtahak ko dito sa kalupaan po ng ating pong bansa dito po sa area ho ng Visayas at maging sa Mindanao. So inaantay lang ho natin ang ano, no? Ang update, meron na ba tayong update sa PAGASA? Yes. Mukha nagkulang yata ng tao ang ano, no? Ang nagkulang yata ng tao ang PAGASA ngayon. Baka napuyat po ang ilan pong mga weather forecaster, ha? Yung paborito natin si Chris Perez, asa kaya? Siguro mamaya pa kanyang shift, no? Isa lang isa lang. Bakit isa lang? Kailangan po marami para at least makapagbigay ho tayo ng impormasyon para sa ating po mga kababayan. Okay, bago siguro PAGASA, kunin muna natin ang report ni Patrol 5, Ayu Pangko. Tulad ho na nabanggit to ni Sir Mark, no, Timbal ng NDRMC, marami na ho ang stranded ngayon dahil nga ho pinagbabawal ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat. Alamin natin kung saan maraming stranded sa mga pantalan sa bansa. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayu Pangko. Kuyang, go! Stranded ngayon ang mahigit sa 1,600 katao sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa bagyong Odette. Ayon sa Philippine Coast Guard, na stranded ang 1,606 individual at maging ang 879 roding cargoes, 13 vessel at 2 motorbangka. Sabi ng Philippine Coast Guard, kabilang sa mga na-stranded o naipit
ay ang mga biyahero, drivers at cargo helpers sa Bicol Region, Northeastern Mindanao at Eastern Visayas. Dagdag pa ng Philippine Coast Guard, may 161 pang vessels at 52 motorbangka ang ibinalik muna sa shelter o hindi ibinahinin bilang pag-iingat, bilang pag-iingat sa posibleng pananalasa ng bagyong Odette. Ito sa patrol number 5 ay iupang ko nagulat sa implemento ng lakas ni WIC. Thank you, Kuyang. Uy, ito palang ano natin, no, itong Facebook page ko po, yung personal kong Facebook page, no, mukhang tinatamaan ako ng bagyo. Dahil nga ho, may problema bang Facebook ngayon? Ha? Dahil nga huling pumapasok ang ano, no, yung impormasyon natin ito. Kapapasok lamang ho nila ano ni Ma'am Nancy Rimonde at ni Juan Carlos, oh. Kumbaga pa intricles po, papugak-pugak po ang signal ng ating pong Facebook page. Hindi natin alam, mukhang naapektuhan siguro ito ng bagyo, ha? Ang ating pong FB page nito. Pero kung wala ako kayong natutunghay sa akin pong Facebook page, pwede ko pumunta ho sa DWIC 882 Facebook page. Paki-search lamang po 'yan, paki-follow, paki-like at paki-share, ha, sa ating po mga kababayan para matunghayan natin ito po mga updates. Ito po ang ating pong special coverage po ng pagbabantay po sa bagyong Odette na ngayon po ay papalapit na sa kalupaan. Magbabalik po tayo 6:27 na po ng umaga. Sa ating po pagbabalik, baka siguro meron na ho tayong makakausap po mula sa Pag-asa DOST. Kunin lang ho natin ang update para at least inform ang ating po mga kababayan. Magbabalik po tayo. IZ sa alas 6 kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po tayo sa ating pong himpilang DWIZ. Ito pong inyong pong IZ sa alas 6. Good morning po sa inyo pong lahat. Good morning. At maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo pong pagtunghay dito po sa ating pong programa. Okay, kung wala ang ating pong Pag-asa DOST weather specialist, siguro busy sila, no? Siguro atin na lang pong sigurong tulungan sila, no? Para bigyan ho natin ng impormasyon bago tayo dumako ho sa usapin dito pong COVID-19. Hindi pa rin po nawawala dahil nga hong COVID-19. Ako, nandito na hong Omicron. Mamaya po yung makakapiling ho natin si Dr. Ted Arbosa. Ilang saglit lamang po, ha? Pero bago ho yan, ito na! Nandito na ho ang nag-iisang nagbabantay sa bagyong Odette. Walang iba kundi si weather specialist Alzar Aurelio. Alzar, bakit ka mag-isa lamang? Anong latest ngayon kay Odette? Hello, magandang umaga sa iyo, Ginoong Alex, at ganun din po sa lahat ng taga-subaybay. Si Bagyong Odette po ay patuloy na kumikilos papalapit sa kalupaan, lalo po sa bandang pupuntang Visayas o sa Mindanao. Yung patungkol, yung reference po natin, yung sentro o mata ng bagyo. At kanina nga, 4 na madaling araw, ang layo ng mata ng bagyo ay nasa 330 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. Kasalukuyan itong bagyo ito ay nasa Karagatan at nasa bandang east of Visayas o Mindanao. Ang itong bagyo ito ay bagyong lumakas dahil sa nakaipon siya ng energy o lakas sa dagat. At ngayon po ay ang lakas ng hangin ito ay nasa 150 kilometers per hour, samantalang pabugso ng hangin ay umabot sa 185 kilometers per hour. At dahil dito, ay nag-raise na po tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Southern Leyte, Southern portion ng Leyte, Bohol, Eastern portion ng Cebu, kasama ang Camotes Island, Dinagat Island, Surigao del Norte, Northern portion ng Agustan del Norte, at northern portion ng Surigao del Sur. Signal number 2 sa mainland Masbate, Tikaw Island, Romblon, Cuyo Island, northern portion, northern Samar, eastern Samar, Biliran, nalabing bahagi ng Leyte, nalabing bahagi ng Cebu, kasama ang Bantayan Island, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, nalabing bahagi ng Surigao del Sur, nalabing bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, northern portion ng Bugidnon, Misamis Oriental, Camiguin, extreme northern portion ng Misamis Occidental,
extreme northern portion ng Zamboanga del Norte. Sigla number 1 ay nakataas sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, Marinduque, southern portion ng Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, northern at central portion ng Palawan, kasama ang Calamian, Cagansilo, at Calayan Islands, northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, northern portion ng Davao del Norte, nalabing bahagi ng Misamis Occidental, nalabing bahagi ng Bugidnon, Danau del Norte, Danau del Sur, northern portion ng Zamboanga del Norte, northern portion ng Zamboanga del Sur, at northern portion ng Zamboanga Sibugay. At itong bagyo ito ay napakalakas at kung saan ang lakas ng hangin ito umabot sa 150 kilometers per hour ang nakayang padumahin ang poste at ang puno. At ngayong araw ay minasan tayo mga malalakas na pag-ulan. Kung saan ang heavy to torrential rains na maranasan sa Caraga, Central Visayas, Misamis Oriental, Camiguin, Southern Leyte at Negros Occidental. Moderate to heavy with at times intense rains sa Leyte, southern portion ng Eastern Samar at Samar. Sa Buangan del Norte, sa Lanao del Sur at ang labing bahagi ng Northern Mindanao. Light to moderate with at times heavy rains sa Bicol Region, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Quezon at ang labing bahagi ng Visayas, sa Buangan Peninsula at Mainland Bangsamoro. Dahil dito sa event ito na minahasang malalakas na pag-ulan, magiging dahil dito ay magiging kalat-kalat hanggang sa malawakang pagbaha at landslide dahil sa malakas ang ulan na inasa po natin ngayong araw. Lalo na po sa mabababang lugar, malapit sa ilog at malapit sa kabundukan. At itong mata ng bagyo ay nasang dadaan sa Binagat, Surigao at northern portion ng Surigao del Sur area. Maaari pong mayang hapon ang pagtama itong sentro o mata ng bagyong si Odette. Ang susunod pong update para kay Odette ay mamaya pong 8 o'clock ng umaga. At Alzar, next, opo. Ano oras ang expected landfall? Will it be early afternoon? Mga alauna ho ba ito? Estimated po, 1 p.m. to 3 p.m. po. Kapag di yun, magbabago po. O hindi magbabago, no? Ano possibility yung na magbago? Meron well, ho bang ano? Yung, then, ano eh, siyempre po, yung impluensya ng amihan sa, yes, sa bagyo po, maaaring yung from forecast track mag-shift to downward or to south or maaaring pong from forecast track mag-shift yan pa north. So, yun po yung binabantay natin magbago ang kanyang direksyon at yung speed. Oh, kaya ang inyo pong projection, yung inyo pong intensity look at yung track ay somewhere in Dinagat, Surigao, and northern portion of Surigao del Sur, no? Kaya malawak talaga, no? Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, or steady lamang siya? Opo, sa forecast track, opo. Opo. Okay, dito sa kanyang bilis, nasa 25 kph, ano? Anong reason nito? Bakit siya nagmamadali? Well, wala man ng, kumbaga, una sa lahat, wala naman nakaharang sa kanyang dadaanan. And then, favorable sa kanya yung kanyang daanan. Kumbaga, may tumutulak sa kanya, and then wala mang nakaharang sa west ng bagyo. Sa east ng bagyo, may tumutulak sa kanya. Kaya po, mabilis ang kanyang pagkilos. Okay. Dahil ba sa kanyang mabilis sa pagkilos, ito ba ay good sign na hindi siya makaka-gain pa ng strength? Tama ba ako doon, Ka-Alzar? Well, hindi namin nakita yun dahil nag-gain siya ng strength habang ito yung sa dagat. At kahit na mabilis ang kanyang pagkilos, ay lumakas ito habang binabaybay niya itong karagatan sa east of Mindanao. Oh.
Pero dahil sa kanyang bilis sa 25 kph, mabilis din itong makakalabas sa ating PR, no? Sa Kalupan area. Idea po, opo, mabilis ang paglabas ng PAR kapag ang bagyo mabilis, mabilis ang kanyang, kumbaga, mapapaaga ang paglabas ng PAR kapag mabilis ang kilos ng bagyo. Estimated po ang paglabas ng PAR itong si Bagyong Odette ay sa Sabado pa. Okay, lastly po, Kaalzar, yung ito, tinitingnan ko yung satellite image ninyo, no? Pulang-pula. Yan ba ibig sabihin ba niya yung ulan dala niya, no? Hindi po. Ang nakikita niyo sa satellite image ay pula. Yan po yung infrared channel po yan na kusaan yung pula niya, sabihin yung pinakamalapit, yung pinakamakapal na ulap ay pinaproject niya na red siya. So yun po yun, red po siya. Yun ang makapal na ulap. Which is associated na ideally maraming ulan ang dala nun. Yun. Opo. And then ngayon ay nakakaranas ng pagulan dahil sa bagyo o yung trough ng bagyo sa Eastern Visayas, Caraga at Tabao region. Okay, sige. With that, sa Metro Manila, kumusta? Maliwalas ba tayo dito sa Metro Manila, Kaalzar? Well, magandang panahon dito sa Metro Manila dahil sa Amihan. Asahan din natin dahil sa Amihan, may mga bukod sa malamig na simoy na hangin, may isolated na mahinang pagulan tayong maranasan sa Metro Manila. Oh, sabi daw pawala-wala daw yung Amihan, yung lamig ng hangin nawawala dahil sa bagyong Odette, tama ba 'yon? Ay hindi po. Kasi ano yung yan? Amihan. Opo, hindi man po nawala, humina lamang yung intensity ng hangin, opo. Pero yung Amihan nandito pa rin. Opo. Nandiyan pa rin. Pero ang mararamdaman ng Amihan, yung malamig na hangin, parting Northern Luzon lamang, no? Hindi talaga aabot dito sa Metro Manila. Opo, kasi una sa lahat, yung malakas na hangin ay naranasan sa may Northern Luzon. At pangalawa, mataas ang lugar doon sa Northern Luzon. So talaga pong malamig na simoy na hangin na naranasan ko nila. Okay. Kaalzar, thank you so much for your service. Ha? Maraming salamat ulit. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Si Kaalzar Aurelio po ang ating pong weather specialist po dyan sa Pag-asa DOST. So yun ha. So batid na ho natin ang dapat na pag-iingat dahil nga ho matindi talaga ho ang bagyong parating. Kaya kailangan natin ng laging handa. Ha? Okay, sa ating pong pagbabalik, magbe-break lang ho tayo ha. Sa ilang saglit, makakapiling na ho natin si Dr. Ted Herbosa. Pag-usapan natin ang pangalawang araw po ng bayanihan bakunahan dahil kahapon po nagsimula po to sa piling-piling areas lamang po. Excluded po yung mga areas na tatamaan po ng bagyo. Pinospone po yung kanila pong 3-day National Vaccination Day for 3 days dahil nga po ay pinag-iingatan ang ating po mga babakunahan at the same time yung ating po mga healthcare workers. Ilang saglit lamang po, magbabalik po tayo. 6:41 na po, umaga. IZ sa alas 6, kasama si Alex Santos. Hoy, alas 6:42 na po ng hapon. Ito pa rin po inyo pong himpilang DWIZ at ang programang IZ sa alas 6. So ito, nasa linya ngayon po si Dr. Ted Herbosa, Special Advisor po ng ating pong National Task Force at ang Department of Health. Dr. Ted, Suki, maganda umaga po sa inyo, Doc. Maganda umaga, Alex, at maganda umaga sa mga nakikinig sa DWIC. Opo, Dr. Ted, na-miss kita. O, hindi ka nagla-live ngayon, ha? on the way to Sambales, ano? Titingnan namin yung bayan ng bakunahan dito sa Subicaria. Ay, ito'y pangalawang araw na, Doc Ted. Kumustang first day? Mga numerong natanggap po ninyo dyan, sir? Kahapon kasi, dahil kami sa Kabanatuan City, no? Tinignan namin yung bayanihan bakunahan doon at set up ng mayor. Napakaganda, no? Meron silang oxygen plant, meron silang cold storage, yung ultra-low temperature freezer. At maraming nabakunahan, na umpisa na gamitin yung Janssen. Hindi ko pa nakita yung figures kasi wala ako sa vaccine center, ano? Later, bigyan ko ng mga figures ng mga na hindi ko man ang i-expect na malaki kasi nga, ang Visayas at Mindanao, hindi naman sumama muna. Next week pa sila sa December 20, 21 at 22. So, pero,
siguro makahabol lang tayo dito sa lugar na malalaki, no? Region 3, Region 4A, habang may bagyo dyan sa south natin ng Pilipinas. Opo. Doctor, so far sa inyo pong pinuntahan at sa inyo pong minomonitor, kumusta po yung response sa ating pong taong bayan? Marami ho ba talaga nang gusto magpabakuna na ngayon? Yes, oo. Nakikita ko yung mga senior citizen naglalabasan na. Siguro natakot na sila sa Omicron, ano? Madaming pumipila at buti na lang, madami tayong supply ng bakuna. At kahapon, may dumating na naman tayong mga almost 10 million doses ang dumating kahapon. Isang araw, 8 million doses ng iba't ibang klaseng bakuna. So talagang steady na yung supply natin. Kailangan lang talaga maibakuna natin bago kumalat yung Omicron dito sa atin. Okay. And speaking of Omicron po, Dr. Ted, ito po ba'y cause of concern po ba to na meron daw hong dalawa ng Omicron patients na meron pong taglay ng Omicron, itong dalawang pasyente? Anong pwede ho nyo sabihin po sa taong bayan po ba? Dapat po ba tayo magpanik na? Well, nireport nga yan ng ating secretary, kasama namin kahapon si Secretary Duque, at nung tanghalian, nireport niya may dalawang kaso na-identified. But these are imported cases, no? Papaliwanag ko, no? Kung tatanungin mo kung wala pa tayong Omicron sa Pilipinas. Ang Omicron na to nakuha ng isang Pilipino galing Japan at isang Nigerian galing Nigeria, at na-pick up ito ng ating quarantine procedures, di ba? Pagka dumating ka, isuswab ka sa panlimang araw. So dumating yata yung isa nung December 1 at December 5 na swab siya. At nung nag-positive, syempre naka-quarantine na siya. So hanggang ngayon naka-quarantine, lumabas po nung December 12 yung full genome sequence na Omicron pala yung dala niya. So naka-quarantine pa yan, so wala pang nahawayan na taga-Pilipinas. Hopefully, mahabol natin yung mga contacts niya. Sino yung mga contacts niya? Yung katabi niya sa aeroplano, yung mga sa halubilo niya nung nag-check-in siya dun sa quarantine hotel. Ganun, dumating siya. So, kung yan ay mga, ano, sila ay babantayan, hopefully mga nakamask din sila para sila ay tested. So, hopefully none of the contacts will be positive. So, kung ganun, wala pa tayong transmission sa Pilipinas. So, technically, imported ba yan? Yung Omicron galing sa Japan at Omicron galing sa Nigeria. Opo. Pero nakagagulat po, Dr. Ted, itong madalas ko pong tinanong, bakit nga ba ho meron pong foreigner pong pumasok sa ating pong bansa? Ay, magandang tanong yan, ah. Opo. Baka hindi ko alam, dapat nga pala wala sila, no? Lalo na galing pa siya ng Africa, no? Yes. Good question, good question. Hindi ko alam ang sagot yan. Tatanong ko nga ang reasoning diyan, no? Dapat yung Pilipino, OFW, no? Okay, yes. Yan, pwede sila kumuwi. Even yun. Mm-hmm. O, hindi ko alam kung paano nakapasok yung Nigeria, kasi alam ko nakaban ang foreign travel unless meron siyang long stay visa ba yun? Ang sinasabi, yung magtatrabaho siya dito, kaaral siya dito. So, hindi ko alam yung detalya ng kaso nitong Nigeria. Baka may asawa. Tiring ganun. Ayun, may asawa. Tapos pa-uwi at nanghingi ng humanitarian, gusto magpasko dito. Marami kaming request na gano'n, eh. Yung asawa ay Banyaga, tapos gusto siyempre makapasko yung kapamilya at asawa. Binibigyan ng exemption dyan sa travel ban. Pero so far, wala tayong dapat ikabahala. Mag-ingat pa rin po tayo dahil nga ho na-confine naman po sila at naka-quarantine naman po itong dalawa, sir, no? Ang dapat mag-ingat, siyempre, inanunsyo na yung flights nung yung Philippine Airlines ng December 1 galing Japan. So kung ikaw ay nakasakay doon, palagay ko dapat magsasabi ka kagad kung ikaw ay merong sintomas, or better yet, mag-self-quarantine ka muna. Yung huwag ka muna humalubilo sa ibang tao, kasi anytime pwede rin lumabas yung Omicron kung ikaw ay nandun sa same airplane. So anong tawag dito? Yung dating tawag natin na persons under investigation ka, yung binabantayan natin kasi exposed ka sa aeroplano kasama nitong positive. So yun lang, basta mabantayan natin na hindi magkaroon ng community transmission, yung tinatawag na hawahan dito sa Pilipinas, hindi nagta-travel. Yan ang sasabihin natin
nandito na yung Omicron pag may community transmission. Opo. At napakaganda pa naman ang numero po kahapon, Doc Ted. We have 237 cases lamang. Oo. So yan ang ating panlaban. Ano? It seems yung vaccination campaign natin nag-work. Ano? Kasi ang baba na talaga ng kaso natin for several weeks kahit gumagalaw na ang mga tao. So very important na mabigay talaga yung booster. Yun yung finding sila sa UK, Alex. No? In fact, some countries like Korea, nagsiyan na nila yung pagbigay ng booster as early as 3 months. Binibooster na nila. Kasi nakita nila na pag ikaw ay binigyan ng third dose, mas epektibo, 70% na napoprotektahan ka. Ito yung findings nila sa National Health Service sa UK. So, pinag-aaralan na rin yata ang ating vaccine experts kung pwedeng i-shorten yung tinatawag na booster dose o pagbibigay ng third dose. Oho. At Doc, meron pong report ang Okta Research Group na meron daw hong bigla hong pagtaas sa may Iligan City. Inyo rin po ba itong minomonitor, sir? Yes, oo. Hindi ko pa rin nakita yung report na yan, pero syempre, any outbreak or clustering ng cases, dapat agapan ka agad. So that's the way to control it, no? Itong alert level system, mag-lockdown, mag-contact tracing, talagang i-increase nila yung testing dyan sa Iligan kung meron kang increased number of cases. So, dapat bantayan talaga. No? At yung mga local officials, sana hindi yung kaligtaan, lalo na busy siguro sila doon, baka naghahanda sila sa bagyo or gano'n. Opo. Ang sabi kasi ng Okta Research Group, uncharacteristic daw po yung spike doon po sa Iligan City. Dahil nga ho yung R-naught nila, yung reproduction number, bigla hong tumaas sa 2.34 from 0.40 po, Doc Ted. Very interesting. So dapat aralan, no? Masyadong mabilis yung increase niyan. Ano? We have to study kung ano yan. Meron bang late reports dyan or meron biglang nagkaroon ng hawahan na isang, tawag namin dyan, clustering or outbreak. So may isang grupo na nagkahawahan na malaki. Baka merong super spreader event. Baka may political event dyan na nahaluan ng isang positive. Ayun, biglang taas talaga yun. So that's, yan ang mga possibilities dyan. No? Super spreader event na nagkaroon ng maraming nahawa. So kaya importante talaga kung sasama kang political rally, vaccinated ka na sana. At yes, sumama kung hindi ka vaccinated para hindi magkaroon ng ganyang situation. Pero dapat to, hindi po to dahil sa Omicron variant, no, na nasa Iligan. Huwag naman sana po. Yan, titingnan natin. Manalaman natin. So maganda, matest na rin yan. If ang mga samples na positive dyan, dapat ma-genome sequence na rin ng Philippine Genome Center. Okay. Lastly po, Doc Ted, ano ho yung mga panawagan at mga abiso para sa ating mga kababayan na dadaanan po ng bagyo para maging safe po sila either sa bagyo at the same time sa COVID-19. Go ahead, sir. Well, unang-una sa COVID-19, ano, nakita ko nag-umpisa na ngayong gabi yung simbang gabi at marami tayong mga kababayan na pupunta na sa ating mga simbahan. Tandaan natin, nandiyan pa rin po ang COVID. So very important, pagsuot pa rin tayo ng ating face mask. At kung ikaw naman ay hindi vaccinated, siguro mo, gano'n na lang, digital na misa, no? Yung sa tele-conference na misa. It's doon naman sa ating mga kababayan sa Bagyo, very important na mag-prepare, maghanda, sumunod sa mga utos ng ating mga local disaster risk reduction and management council kung tayo kailangan dumikas o kung tayo kailangan pumunta sa mas mga ligtas na lugar. Okay, Doc Ted, thank you so much po for your service. Ingat po kayo, sir, ha? Papunta dyan sa Zambales. Salamat po. Thank you very much, Alec. At magandang umaga. Merry Christmas. Merry Christmas po. Good morning! Thank you. Si Dr. Ted Herbosa po yan, ang special advisor po ng ating National Task Force. At may dagdag ko lang pala, no, para dun sa mga kababayan natin na nasa panganib ngayon ng Bagyong Odette. Ito, meron pong paalala ang ating pong Department of Health na ano dapat pong ilagay ho ninyo sa inyo pong go bag. Ito po yung bag na inyo pong dalhin kapag meron pong mga kalamidad, no? Ito, kailangan meron ho kayong sapat na pagkain dala.
Meron kayong mga toiletries, first aid kit, survival kit. Meron po tayo mga PPE sa technical na gamit, damit at bedding. Yan ang importante ho. Sa go bag, ah, pwede pong ihanda na ho ninyo yan sa in every eventualities kapag meron po mga ganito po mga kalamidad. Ah, go bag, ang importante po yan para at least kapag tayo po'y lumikas at kapag tayo po'y lumayo doon po sa panganib na area, eh meron po tayong dala pong parang bahay ho natin. Ah, na kapag tayo po ay nasa ibang lugar, nandyan, meron tayong madudukot na pagkain, meron po tayong panggamit po for our hygiene, kaya ito po yung mga toiletries, nandyan rin po yung first aid kit, kung tayo po yung masusugatan, magkaroon po tayo ng anumang mga karamdaman, gamot, ha? Magdala po tayo ng mga paracetamol, importante po yan, mga ointment para sa sugat, ha? At ilan pang mga medication na meron ho kayo. Baka meron ho kayo mga maintenance medication. Dalihin na po ninyo yan. Yung survival kit, kailangan po. Meron po tayong pocket knife na may can opener. Meron pong flashlight. Meron pong mga lubid or tali. Mga ano pa ba mga gamit ho dyan. Pito, yun. Para in case na kunyari matangay ho tayo ng tubig baha. Ha? Madali ho tayo makatawag pansin sa pamagitan po ng pito. Ah, yun po yung tawag na survival kit po natin. At the same time, yung pong mga damit po natin. Siguro, para magkasya ho sa inyo pong bag, dahil minsan ang bag ho ay hindi naman po kalakihan. Hindi naman po kayo magdadala ng maleta. Eh, kailangan po yung bag na dadalhin ho ninyo, eh yung pong madali po ninyo isukbit at madali po ninyong mabitbit. Ha? Huwag ko kayo magdala ng mga maleta. Huwag ko yun. Imposible ho yun. Magdala ho kayo ng knapsack, yan. Para at least, siguro, mga dalawang damit. Ayos na ho yan. At dalawang short pants. Ayos na ho yan. At syempre, kailangan po natin ng matibay pong na sapatos. Yung siguro, yung sapatos na talagang pwede sa baha, pwede sa putikan. Yan, kailangan po natin ho yan. Ha? So, yan po ang laman ng inyong pong go bag para tayo po ay laging handa sa anuman po mga eventualities. Ha? Kailangan po natin ho yan. Okay? So, ano pa ba? Ano ating, you know, hinatay lang natin ang Iligan City, no? Yung mayor ho, pinapatawag ko ba? Para at least, alam mo natin kung ano ba nangyari ho dyan sa kanina pong lugar, kung bakit bigla-bigla na lamang po tumataas po ang kaso nila dyan sa COVID-19 ho nila. So, yun po ang ating pong inaantabayanan. Sino ba mayor ng Iligan? Hiyas. Iligan City Mayor. Tingnan ko ba? Iligan City Mayor ay walang iba kundi si Celso Regencia. Ayun, si Mayor Celso Regencia ng Iligan City. Diyan po sa Lanao area po. City po sa Lanao. Sa Lanao area. So, antayin natin. Si Celso Regencia. Hindi kaya si Vice Mayor Jemar Veracruz. Para at least alamin natin kung ano bang nangyari ho dyan at magbigla hong tumataas ang kaso ho nila ng COVID-19. Medyo surprisingly, yung kanila pong pagtaas na kanila pong reproduction number from 0.40, abay tumaas po sila ng 2 point something. Eh matindi ho yung kapag tumaso kayo ng more than 1, something is wrong dun po sa inyo pong lugar. So mag-ingat po tayo dyan po sa Iligan City. Baka mamaya, yan po ay Omicron na meron na po tayong community transmission po dyan ng Omicron. Sana naman po wala. Pero at least ma-maintain po natin ang alert level 2. Okay? Oy, by the way, kahapon nga pala, pasalamatan po natin, palakpakan po natin ang ating pong mga mambabatas at nahabol ho nila. Ito pong pagpasa sa 20 kapulungan ng Kongreso through their bicameral conference committee, ito pong national budget po natin. Nako, na at least naipasa na rin po, no? Sa dami man ho mga balakid, marami ho mga ano, pero wala naman masyado po mga question tungkol po dyan sa budget na yan. So meron po tayong budget na abot po sa higit 5 trillion pesos. Pero meron ho sila mga nadagdag. Ito, magandang balita ho. Kaya pasalamatan natin ulit. Thank you. Thank you ho sa ating po mga mambabata sa both chambers. Dahil nga po, para ho sa ating po mga medical healthcare workers. Alam mo ho ninyo, meron kayong special
risk allowance na binigay po ng ating pong mga mambabatas. Nagdagdag po sila ng 15 billion pesos po para po sa inyo pong special risk allowance. Ayun, ayos po yan, ha? Dahil nga ho, sa panahon ngayon, ay kailangan talaga ho natin na pag-ingatan at bigyan po natin ng moral boost. Ay, paano ba natin mabigyan po ng moral boost ang ating po mga healthcare workers? Eh, syempre, eh, bigyan nyo naman po ng sapat pong pagtanaw sa pamagitan po ng allowances. So yan. So meron pong 50 billion. Sana naman, panawagan na natin sa Department of Health, eh kapag meron hong pera na laan po para sa kanila, eh huwag nyo naman po itenga sa inyong pong mga bulsa, este. Sa inyong pong mga kahadero ho dyan. Ibigay nyo na po yan, ha? Ibigay nyo na po sa ating po mga healthcare workers, especially po mga doktor, mga nurse, ha? That's for them. Ha? Para sa kanila po yan, yung special risk allowance po nila. Ha? Pakibigay po yan. Isa pa, ito po magandang balita sa mga scholar ho ng taong bayan, ng bayan, ha? Meron pong 32 billion pesos pong inilaan na dagdag na pondo para sa ating po mga state universities and colleges. O yan, ha? Mga scholar, huwag puro ano, huwag ko kayo puro batiko sa ating pong gobyerno. Biroin mo, ha? Sila po ay naglaan ng malaking pera sa inyo para kayo po'y makapagtapos sa inyo pong pag-aaral. Mga scholar ng bayan. Pero huwag nyo naman pong banatan, huwag nyo naman pong bastusin ang ating pong gobyerno. Kayo na nga ho'y pinagpapaaral, babatikusin pa ninyo, babastusin pa ninyo, eh wala kayong mga modo kung ganun, di ba? Sana naman lang magpasalamat na lamang po kayo. Ah, yun lang ho'ng gusto ng ating pong pamahalaan. Ha? Lalo-lalo na po dito, pasalamatan natin ang ating pong mga mambabatas dahil nga meron ho'ng pagtanaw sa inyo pong edukasyon. So yun lang, ha? Sana po mga scholar ng bayan, huwag puro rally, huwag puro protesta, mag-aral, tapusin ang pag-aaral dahil nga ang gobyerno ang nagpapaaral sa inyo. Okay? Yun lang po ang aking pong gustong sabihin. Thank you po sa ating pong mga mambabata. Okay, with that, 701, wala na tayong oras. Ingat po sa ating pong mga kababayan, lalo na po sa mga tatamaan po ng bagyo. Brace yourself, ha? This coming Thursday afternoon, sigurado pong magla-landfall na po itong si Bagyong Odette. Atin po i-monitor po yan mamaya dito po sa impilang sa DWIZ. With that, ito na po mensahe po ni Boss Edgar Gabangon. Boss Edgar, Merry Christmas po, ha? At magandang umaga po sa inyo. Simple reminder, let's not take life for granted. For in the blink of an eye, everything can change drastically. So let's love and forgive more often because we may not have that opportunity again. Think good, think God, and thank God. Please stay safe, and God bless you all. Maraming salamat po, Boss Edgar, at magandang umaga rin po kay Ma'am Sharon Tan at sa inyo pong pamilya. Until tomorrow, Biyernes na, December 17, 8 days ago. Pero ngayon po ay 9 days ago before Christmas. Merry Christmas po sa inyo lahat, and bye for now. Good morning ulit. Good morning. Bye! IZ! IZ! Sa alas 6!